Simula na tayo siguro. Ha? 2,100. Nagkakaya naman sa inyo. Simula na tayo. Ikuan mo na ito, kuya. So, pag-usapan natin po itong mga topics natin dito na inihanda para sa inyo. Simula natin doon sa politika, sa survey. Itong survey ito, iba man ito sa survey ng yung mga usual survey. Balita dito, gusto nga nating i-check. Ay, mga ikuan na lang natin, pakiusapan natin yung mga dilaw. Mga dilaw, totoo ba na nagpa-survey kayo? Wala man masama magpa-survey kayo. Anyone has the right to, you know, to conduct a survey. And it is, you know, mga kababayan, ginagawa talaga nila yan. Every political party, siguro hindi na nila kinomission yung mga kilalang survey firm kasi magbabayad ka doon ng napakataas. Milyon siguro ang bibitawan mong pera para siyempre, ganun yan eh. Kahit kami sa industry, sa radyo, may regular survey kami. Binibili yun. Noong bata-bata pa ako, ang pagkaalam ko, yung result na yon 100,000. Ilang pages lang ng survey, 100,000 bili namin. Matagal na yon. So, yung company, bibili ng survey, result, para yun ang basis kasi namin para sa pag-strengthen ng program. Kasi pag nakita, ay, mahina ito sa survey. Yan sa television sa Manila, regular yung survey. Ay, number 3 lang tayo ah. Ang number 1, Itbulaga. Yun. Yung advertisers kasi, doon pupunta siyempre kung sino yung number 1, doon pupunta. In like manner dito, sa political survey, that is their tool for their future actions. Anong gagawin nila? So possibly, mga kababayan, kung itong lumabas na balita, yung liberal mismo, this is the presidential survey conducted by Liberal Party from February 15 daw to September 7 on different survey periods from February 15 to August 19, consistent rank number 1 is Mayor Sara Duterte, while Real VP Bongbong Marcos is rank number 2. But for the period August 31 to September 7, BBM rank number 1 and Mayor Sara slides to number 2. Eh pala, now I realize kung bakit nag-iingay masyado yung hugpong. Nag-iingay sila para yung awareness ng tao, ma-raise nila yung awareness ng tao. Sabi ko sa inyo. Here is the latest survey result for the period August 31 to September 7. Bongbong Marcos, 20%, 20.7%. What? Take note ha, ang nagpa-survey po, liberal, sabi rito. Number 2, Sara Duterte, 18.3%. Almost kwan po yan. Pag ganun yung lead, 2%. It is almost tie. Ganun po yung reading niyan. They're almost tie. Pero what is, you know, important, dito, makikita ninyo, may lead pa rin na 2%, more than 2%.
Ang pangatlo daw, mga kababayan, si Yormi Isko Moreno, 12%. 12.1%. Number 4, mga kababayan, Manny Pacquiao, 11.0%. Yung nagpa-survey, yung liberal, si Lenny Robredo, 7.8%. Let Lenny lead. Ang ganda ng ano, slogan nila. Let Lenny lead. LLL. Triple L. Number 6, si Grace Poe, 7.7%. Number 7, mga kababayan, si Bongo, 3.0%. Number 8, si Ping Lacson, 2.9%. Palakpakan! Ayong mga Bongbong Marcos, BBM, magsaya, palakpakan! What? O ngayon, ikaw niya, Mr. Maravillas, di ko pa nakakausap po si, ano, si Bongbong Marcos. Iwan ko kung kailan. Kung kailan ako pagbibigyan. Eh, BBM, pa-interview ka naman sa akin. Ha? Hintayin ko po, BBM, yung tawag ng sekretary mo. Kung maluwag ka na, hindi man. Walang problema. Hindi man po. Di man kailangan na madaliin mo. Isingit mo lang ako doon sa, ano, sa maluwag mong schedule. Alam ko naman, ikot ka ng ikot. Tapos, may mga interviews ka sa mga malalaking vloggers at saka sa mga sa mainstream. Naintindihan natin yan. Congratulations sa iyo. Although, ikakampi nga ninyo. di ba? So, ang pakiusap lang naman namin po, kami po ay nakikiusap to anyone, including si Ran Sararan. Halimbawa, umupo sino man po sa inyo, ang amin pong pakiusap, huwag na muna po ninyong imandato. Huwag ninyong imandato. Ano ang pakiusap namin? Pag nag-rupture na po, o, di imandato na ninyo yung maiiwan dito. Gawin na ninyong sumbi. Okay na. Di ba? Wala na kaming paki. Anyway, nag-rupture na. You do your will. Pero ito, ngayon, pakiusap namin. Huwag muna. Kung bukas na siguro, or sa next year, before election, mag-rupture na inyo na itong mundo. Maski hindi na kayo mag-eleksyon. So, yan po, mga kababayan. Kung itong balitang ito, mga kababayan, ay totoo na nagsagawa ng survey yung liberal, number 5. Basta't hindi po mga gano, basta't hindi na mabago, I believe in a clean election, mga kababayan, the Marcos would emerge as winner. Oh! Yung mga Duterte po nanalo because of, you know, napakaraming naibigay na milyon-milyon na galing po sa North. That's the huge bulk. Hindi lang galing sa North. The influence of the Marcoses all throughout the country. Mayroon po sila mga solid ano, supporters. As the Marcos support President Digong, yun ang nakatulong ng napakarami.
Kaya siya run away po. 16 million. Mga kababayan, although si Bongbong Marcos hindi man sinuport, yun nga, yun malungkot dun eh, yung sinasabi natin. Yun ang nagkakalungkot dun. Yung mga Marcos is all out sa Duterte, pero si President Digong, hindi. And until today, hindi. Kasi nga po, di ba, yung kinuhang Vice President ni President Digong, hindi man si Bongbong. Ang kinuhang Vice President po, si Cayetano, ang layo ni Cayetano. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, the reason for that, siguro, ito, kwan ko lang, analysis ko lang po. Kasi yan niya, pag ginawa nating Vice President, tayo mismo, ipinartido natin si Bongbong Marcos. Makinig ka, BBM, ha? Pag pinartido natin si BBM, mananalo siya as Vice President. Mas massive ang lead. Kasi tingnan ninyo, dinaya na nga po. Ilan lang yung nakitang lead doon? 200,000 lead? Inima na yun doon. Baka nga po, yung boto ni runaway po yun. Sabi ko sa inyo. Kung umupo, alimbawa, nangyari na umupo si BBM, ang umupo pala, ang umupo si BBM as Vice President, Bongbong Marcos will be definitely seat as the next President. Mawawala ng chance ngayon yung mga Duterte, mga kababayan, na i-continue nila yung kanilang ambition to reign as alam na ninyo in the entire country from the very beginning. Yun ang kwan nila eh, yun ang nasa isip nila. So kinuha nila ang isang week tandem, basta niyo wag ang Marcos, gamitin lang natin yung Marcos na makuha natin yung mga supporters, loyalists, to vote for us. And that's the reason why, mga kababayan, ngayon nga, na nag-intention si BBM to run, walang endorsement galing sa kampo. And it is Sara, mga kababayan, is being pushed by the group behind Dahugpong, mga kababayan. And the PDP Laban pushing for go within the circle, the most trusted man, mga kababayan, sa administration ni President Digong, yung personal ko niya, Special Assistant Sap Bongo, now a senator. Siya yung ini-endorse. Kita ninyo. And President Digong is endorsed by the party to run for Vice President. That is, you know, mga kababayan, a clear evidence. BBM, that is a clear evidence na wala sa damdamin. Never. That crossed in their mind yung pangalan ninyo.
na siyang i-endorse kahit sa pagkapangulo or sa pagka-vice president. Kaya kung ako po sa inyo, BBM, mag-isip-isip na kayong maigi. O minsan na, pag-panood po kayo. Sabi ko, hindi pa din nadadala si ano. Ini-endorse pa rin niya. BBM, hindi ka nga in-endorse. Binola ka lang noon na you'll be, you know. Kung si Bongbong Marcos anya, sana yung nakaupo, resign na ako. Buladas lang yun. binubula ka lang. Ang unsolicited advice ko po sa iyo, BBM, idiritso mo na ito. Ang ganda nito. Idiritso mo na lang. Huwag ka nang titingin-tingin pa kung kani-kanino. Organize your own political alliances without yung kung ano-ano pang mga ituloy mo na lang yan. Ituloy mo na lang. Oh, ito yung ebidensya. You lead 20.7% ratings. Sara, 18.3%. So, tingin ko sa mga susunod na susunod na mga araw, lalo pag pag nag-official launching na rin si Bongbong Marcos, ng tandem niya, tapos complete line-up, tataas pa ito. Tataas pa. Kasi po, BBM, yung mga tao naging kuha na ngayon, you can make use of the present issue. Wala eh. At kung makakatulong sa iyo po, kung ako sa inyo po, itong pandemonium, this will, make or break po ito sa mga tatakbong politiko. This is a make or break. Ngayon, kung ako po sa inyo, ngayon, struggling yung present administration, wala man. Itong mga bago nilang strategy, wala. You can ask the flatten the fear doctors, advice from independent experts, how to deal with it. At pag nasakyan po ninyo yung napakagandang alternative response, kasi hindi umubra yung response na ginawa ng gobyerno, hindi umubra. Pag naka-offer po kayo with the help of the flatten the fear, at least yung ma-appease yung kalagayan ng mga tao, sasabihin ko po sa inyo, the Filipino voters will go with you. Kasi si Sara po is just an extension of kandado. Kayo po, di ba, nag-plus-plus kayo? You promote kung ano po yung ininom ninyo na naka-recover po kayo. Yun na ni-promote mo. Paniniwalaan ka ng mga tao because you experience it. Ang sabihin ninyo sa mga kababayan, tama po yung recommendation ng mga independent experts. Hindi tayo babalik sa kung we continue on following the
lahat na tayong lulubog nito. And it is proven ineffective. Lalong lumala, nakikita po ninyo. Kailangan talaga po natin i-resolve ba ito using the, you know, sound mind. Sa panahon na may sakit na lumalaganap, we need to hit the frontal. Pag may sakit, ang kailangan gamot, bitamina. Ang sakit, laging nandyan. Huwag tayong matakot sa sakit. We live with it just like the old. Despite the tuklaw, nandyan pa rin. So, ibig bang sabihin, pipigilan natin yung sarili natin na we just stop living? We cannot. We have to live with it. Sabihin ko po sa inyo. Pag ginawa po ninyo yon, it is, you know, direct contrast sa ginagawa ng presenting, ano, people that are, you know, beginning to doubt and frustrated. People who are frustrated with the response ng lalot. Tingnan ninyo po, BBM. You can just imagine, sa gitna ng pandemonium, may mga pagsasamantala pang nangyayari. That is, you know, you can use it as, huwag nang kung ano-ano pang mga, ang tawag doon sa atin, kontinuasyon. Anong Tagalog ng kontinuasyon? Yung mga reservations po, huwag na. You hit it. Direct hit. Frontal attack. O, yun po ninyo. Ano ang i-offer ng present? Ano i-offer nila? Wala. Ang i-offer nila yung dati, dati lang, awag na. Lulubog lang tayong lulubog kung yung dati. Sabihin ko sa inyo. And that is the direction of this country pag hindi ninyo na naagapan po. Marami pong magugutom. Marami. So yun ang kung ko po ang gusto kong ipaabot kay BBM, baka makapanood po kayo nito. O ngayon,